kasi dito. Kasi hindi siya dapat makita sa loob ng sambahayan natin. Sa templo ng Diyos, hindi dapat makita yung pananamit natin. Kaya ingatan nyo rin yung pananamit, mga girls, mga boys, no? Yung mga babae, huwag kayong magsuot ng mga spaghetti. Kasi nakalabas na yun dito. Kaya kami naman, sidip ng sidip. Wala naman kaming masisidip. Pero huwag niyong gagawin yon, kasi iniingatan ko natin yung inward testimony na. Inward and outward testimony. Amen po ba? Amen. Okay, so sapat yung aking sinabi tungkol sa mga bagay na yan, ano, na ikaw, ako, tayong lahat ay templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang kanyang Espiritu. Nasa loob natin, kaya kailangan ipahayag mo yung Diyos na nasa loob mo. Kasi nandoon sa loob, tayo ay tahanan lamang at may naninirahan doon sa tahanan. Kaya nga, di ba, sabi ko madalas eh, dapat yung feeling mo. Feeling guwapo. Hindi naman mababago yan eh, pag-iisip mo eh. Kasi ka na naman dati, pag-iisip mo sa ramin. Kaya ngayon, panay-panay na ganyan ko. Tapos kukurma pa ako ng ganito. Napogi ba? Hindi kayo naniwala. Kapaligabing. Wala namang kukuri na sa akin eh. Okay, praise the Lord. Okay pa mga kapatid, kaya ingatan ninyo, ano mga kapatid, sa Tondo, sa Caloocan, ito ang paraan para i-bless talaga ng Diyos ang buhay natin. Kasi ang mahalaga ang handog, ang pagsunod kaysa sa handog. Mahalaga na susundin ho natin ang salita ng Diyos. Okay. Ngayon ho, dahil pinakita na ho ito sa atin ng Diyos, huwag ho kayo, yung sabi ko nga po kanina, tayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Pangalawa, huwag ho kayong sumunod sa lahat ng puso ng sanlibutan ito. Sabi nga po natin, amen? Amen. May mga brothers, na huwag kayong mag-adala. Ang damit kasi na t-shirt, para sa naman ang cost niya minsan doon sa mga maaayos na damit eh. Pumunta kayo ng ukay-ukay. Ito ukay-ukay lang to. Wow, 100 pesos. Pero pag pumunta ka doon sa mall, 600 pesos. Ay, 100 pesos lang. Pogi pa. Natawa na yun. Na long sleeve ko na to. Free. Kasi bigay lang naman. Basta tama, sasabi ko sa inyo, ingatan mo natin, pangalagaan po natin yung ating inward testimony. Inward and outside testimony. Okay, kaya ganito ang inihiling ng Diyos sa atin. Doon po sa Efeso, chapter 4, verse 17. Okay, isundan nyo na lamang po, ano, at basahin ko. Kaya sinasabi ko ito at ipinipilit. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi pwede na yan. Ang Biblia ay hindi pwedeng hindi naman nakatingin ang Diyos sa labas, sa puso naman. Total naman hindi naman yan ang dahilan kung bakit tayo pumapasok sa loob ng church. Hindi naman dapat natin ayusin pa yung mga ganun, panamit at saka ganito, mga sapatos natin hindi. Tingnan nyo mabuti yung verse na aking binabasa. No? Sa Efeso chapter, tama po ba? Okay. Efeso chapter 4, verse 17. Kaya sinasabi ko sa inyo, at ipinipilit, mga kapatid, sold na ba kayo dito sa word na to? Bakit natin binibigyan ng malaking tiin? Bakit natin inuulit-ulit? Kasi hindi basta-basta ang salita ng Diyos. Kailangan tanggapin ho natin at ito po'y ipinipilit ng salita ng Diyos.
No, hindi pwede yung pwede na yan. Ang verse